5 years old, nakatira sa 6 Union Village, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Christine Ann Cervantes Castañeda. 36 years old, nakatira sa 003 Libis San Rafael, Bulacan. Sa March 9, 2024, sa St. John Bosco Parish and Center Young Workers. Si John Francis R. Clavesilla, 28 years old, nakatira sa Block 2, Lot 1, Singianville, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Joanna Marie V. Rico, 28 years old, nakatira sa Block 6, Lot 6, Doña Maria Subdivision, Burgos Rodriguez Rizal, sa March 23, 2024, sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abundant, J.P. Rizal, Street Santa Elena, Marikina City. Magsilud po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahaki ng daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap sa iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo aming manunubos at ni Maria aming mahal na ina, ang sambayan ng Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan. Patanalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay reliyoso at reliyosa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Please be seated for a while. Muli, isa pong magandang hapon sa lahat. Ngayon po ay ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang tema ng ating pagdiriwang ay Malapit ang Diyos sa mga sawim palad. Sa mundong puno ng mga paghihirap at karamdaman, si Jesus ang pinakamabisat, tinatanggap na ganap na tagapagpagaling. Dulot niya ay pag-asa at kaligtasan
sa lahat ng may karamdaman. Bukod sa nangangahulugan ito ng pagkagapi ng kasamaan. Ang lakbayin tungo sa kagalingan na nagsimula kasunod ng pagkapahayag ng Ebanghelyo mga 2,000 taon nang nakalipas ay nagpapatuloy pa rin ngayon sa buong mundo. Patuloy si Kristo ang mahabaging tagapagpagaling sa kanyang misyon sa pamamagitan ng simbahan at lahat ng taong may mabuting kalooban na nag-aalaga sa mang may sakit at nagdurusa. Naroon si Kristo't kumikilos sa mga taong nagsisikap at kinakasangkapa ng kanyang mapagkalingang pag-ibig para sila'y mapaginhawa sa pagdurusa sa kanilang kapwa. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos, ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, bilang nakakatipon, mga anak ng Diyos, buong pananalig natin hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon. Pagkat siya ay puspos ng kagandang loob at dakilang habag. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bahagi na ng buhay ng tao ang pagdurusa at kabiguan. Mabubuti mang tao'y dumaranas din ng paghihirap, gaya ng pinatunayan ng kwento ni Job. Palibhasa'y di niya nauunawaan ang sanhi ng kanyang mga pagsubok. Ang kawawang matanda ay umabot sa malulungkot na kapasiyahang mababasa sa CP ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya ay tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala nang umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko ay mabilis na nalalagas. Pag-asa ko ay lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko ay parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko ay napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itinataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Ito ay isang magandang buod ng palagay ni San Pablo sa kanyang pangangaral bilang alagad at lahat ng ginawa niya alang-alang sa Ebanghelyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina
ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinanggon. Noon, di inipsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nakatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matakpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po? Life is difficult, no? Ito ang panimulang pangungusap ng isang manuluat no writer, si Scott Peck, in his bestseller, no? Ang title is The Road Less Traveled. Totoo ba mahirap ang buhay? Totoo po ba ang mahirap ang buhay? Yes or no? Siguro hindi totoo. Totoo di ba? Hindi madali ang buhay natin. Alam ito ng Diyos, kaya ito'y nakasulat sa Biblia. Narinig natin sa unang pagbasa ang daing ni Job. Sabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap. Bat-bat ng tiisin at lungkot ang dinaranas. Halos lahat ng tao ay nakararanas ng mga mahihirap na panahon sa kanilang buhay. Tayong lahat.
Noong tulad ni Hope ay kailangan harapin ang mga pagkawala at pagbabago sa ating buhay na wala tayong control. Ito ang malaking hamon kasi wala tayong control sa mga external nga nangyayari sa ating buhay. Pero tayo, no, nga we are the one who are affected by this. Pero ang mga problema ni Hope ay maaring higit pa kaysa mga karanasan ng ilang tao. Dahil nawalan siya ng asawa, mga anak, kita, mga bahay, lahat ng meron siya, everything. He lost everything. At nakaroon din siya ng sakit, nagdusa sa kalungkot, sa kalusugan. No, he had a sickness in his body. And then, he was stressed, depressed, nalungkot. And then, lahat ng mga emotions, no, he experienced. Halata sa pagbabasa ngayon, nang lumo si Hope, tila nadama niya na kanyang buhay ay walang layunin. Tila nawala na siya ng pag-asa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Because in this situation, no, he lost his faith. No, nawala talaga also his hope. Because ano, how can everything, he will get everything back? Lost everything. So my dear brothers and sisters, but kontuloy pa rin natin, no, ang magbasa, ang pagbasa aklat ni Hope, we will know that slowly, eventually, he will regain his faith, his hope in the Lord, and then he will get back everything in double, no? Two times he will receive. So dahil alam ng Diyos ang kahirapan natin sa buhay, hindi lang niya alam, naranasan din ito ng Diyos sapagkat kay Jesus naging tao siya. So God is not alien to our suffering. God understands, God experiences our pain. Kaya nga naawa si Jesus sa mga may sakit at sa mga nagdurusa. Sa ating ebanghelyo ngayong linggo nga ay narinig natin na si Jesus ay tanging tagpuan ng mga taong nakakaranas ng paghirap dala ng kanilang karamdaman. Naging tagpuan siya ng mga taong may sakit at inalihan ng demonyo. Binigyan niya ng lunas ang kanilang mga hilahil. Subalit siya rin naman ay nabagabag sa mga hirap na dinaranas ng mga tao. Kaya nga, madaling araw pa lamang tumutungo na siya sa isang ilang na puog upang manalangin, upang dalhin sa kanyang ama ang mga pinapasang hirap ng tao. So, he also experienced pagod na pagod si Jesus. No? Bigat na bigat ang buhay niya, ang experiences niya, dahil lagi na nakikita niya, and he was moved with compassion. And then, that's why his solace, his strength always in the prayer. Kaya nga madaling araw, gumising siya, pumunta sa isang lugar na deserto na, and then he start to pray. There, he start to know nga dahil na siya ay nagdarasal, alam niya ang kanyang mission. Alam niya kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. So the prayer was his strength because there he re-energized in his relationship with the Father. So mga kapatid, I think our readings are very close to us. Parang malapit sa ating puso. Dahil parang salamin, no, itong mga pagbasa na salamin ng ating sariling pagdurusa at mga karamdaman. So all of us experience this. The struggle, pain, difficulty, sickness, death, failure, no, sa tayong lahat, naranasan natin. So, paano mo ito harapin kapag nabibigatan ka? Ano ang nakatulong sa iyo na malampasan ang mga pagsubok sa panahong iyon na nakaraan? Lalo na pandemic and then post-pandemic na tayo. Kailan mo ba ipinasa sa Diyos sa pamagitan ng time-team na pagdarasal ang inyong mga hinanaing sa buhay? Ito bang hirap na dala ngayon panahon ay tinuruan kayong lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya
baka itong naging dahilan nga paglapit sa Panginoon. Pagtibay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Nakapanlulumong isipin na may ilan sa atin na hindi na nagdarasal, hindi na nagsasimba, hindi na marunong tumawag sa Diyos. So my dear brothers and sisters, madalas tayo magreklamo na hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin dahil hindi natin natatanggap ang ating hinihiling, di ba? Because our intention, I think, and also our normal belief is when we ask, God will give. When I pray, God will answer. So, kaya nga sa tingin natin ang pagdurusa, lalo na sa ating mga problema, suffering, sicknesses, itong lahat ay isang problemang dapat lutasin. No, it's a kind of, I have to solve this. No, I'm going through this, I have to find why. And I have to solve these problems, the problem of sickness, problem of pain, brokenness, and everything. But my dear brothers and sisters, ang itong lahat ay isang misteryo na dapat maunawaan. This is not problem to solve, to be solved. It is a mystery to be understood. Lalo na ang suffering is a mystery. It's not punishment. It's not something that we get because dahil sa ating buhay. We may be consequences of ng ating ginagawa. Maybe sometimes, but normally it is not like that. And it is a mystery. Ibig sabihin, we can't understand. We can't understand bakit na nangyayari itong lahat, bakit na nga naranasan natin kahit we try our best to live as a good Christian, we try our best to give to our family, or we try our best in our business, in our work, in our family life, pero we experience failure, we experience the sickness, pain, brokenness. Bakit na ganito nangyayari? Diba? We ask sometimes. But I think the challenge is, it's not about to solve, to find out the reasons. It's a way to understand. So, my dear brothers and sisters, that's why we have to see in that perspective. Ano ang what kahulugan ng prayer? Why do I pray? Bakit na nagdarasal ako? Bakit na nagsimba ako? Ano ang maibibigay anong naibibigay ng pananampalataya sa Diyos? Because we have to understand, it's not all about giving and receiving, asking and then receiving. It's not like that, my dear brothers and sisters. You know, our prayer life, our faith, ang ating pananampalataya, ang pagdarasan, pagsimba, hindi naman itong lahat nagbibigay ng pera o mga material na bagay. Ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa harap ng mga kahirapan sa buhay. Ang katatagan na ito ay galing sa ating pananalig na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. This is all about prayer. Prayer does not change things outside, external. Prayer change our heart, change our mind, change our perspective, change our heart. That is prayer, my dear brothers and sisters. It says that hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Ang katatagan na ito ay galing sa ating pananampalataya na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga itong mga pagdurusa, mga experiences ng mga failure, hindi dahil sa nagalit ang Panginoon or He wants to punish. No. Mahal na tayong lahat. No, it helps us to understand. In spite of our brokenness, God loves us unconditionally. So, at ginagabayan niya tayo tungo sa Kanya. Ang katatagan na ito ay galing sa kasiguradahan na may patutunguhan at kabuluhan ang buhay natin. Ang direction na ito ay tungo sa buhay na walang hanggan. So that is all about prayer, faith. It will not change. It will not solve all our problems. But it gives us strength to understand, to accept, to face, to approach in different perspective. That is all about faith. That's all about our prayer life, my dear brothers and sisters. Kaya maganda siguro ibalik natin ang sigasig sa ating pananampalataya. I pray often, my favorite prayer,
Prayer of Serenity. I'm sure many of you know, no? Lord, grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Courage to change the things that I can. And also the wisdom to know the difference. Because many times, kahit kami mga pare, we go through a lot of things. We also ask. We pray for our intentions, intentions of people. Sometimes we don't receive answers. Sometimes kami mismo, we have to go through those difficult paths. But there we surrender ourselves. I personally do that one. I said, Lord, let your will be done. Because I don't understand bakit na nangyayari ito. Bakit na ganito ang plano mo? But grant me grace to accept. That is, my dear brothers and sisters, must be. And also, our suffering, our brokenness, our failure, all these things must sana, no? Maging what we call, they become a way to help us to become. Sana nung ating mga karanasan sa pagdurusa ay dapat na gawin tayong mga misyonero ng awa at habag ng Diyos. Itong lahat, sana they make us more compassionate, more charitable, more merciful towards others, lalo na those who are going through these things. Because we know it's not easy. Hindi na madaling buhay. Then we who are experiencing, are already experienced, must be compassionate those are going through them. Nga, lalo na ngayong buwan, no? Ang intention ng Santo Papa ay prayer for the terminally ill, those who are suffering, those who are sick. And I think one of the way that we can do is visit. Let us visit some sick people around us. At maybe dadalaw na tayo, no? Sa sunod na dadalaw tayo sa isang may sakit, ipadama natin nagdurusa rin tayo kagaya nila. Hindi man natin maibigay sa kanila ang kagalingan physical. Maari naman tayo maging daan ng kanilang emotional at spiritual na kagalingan. Ang maramdamang may karamay sila sa kanilang pagdurusa ay malaking tulong upang matuklasan nilang may kahulugan ang kanilang pagdurusa. Maging mga kamay tayo ni Jesus na papawi sa kanilang sakit. This is our mission. Sana tayo maging what we call mga hands of God. Sana we strengthen, we give them hope. Our presence, no, sana no, help them to find meaning in their suffering. Find solace, comfort, strength, faith in what they're going through. This morning, kanina umaga, nagmisa ko sa isang parokya. After mass, isang bata, isang youth, no? She's 18 na, 19 years old. Lumapit siya, Father, gusto ko magkumpisa. And then in the way, she said, because I tried to commit my suicide, no? So I stopped the confession and I said, what happened? Ano nangyari? And then she started to explain. She said, no one is there to listen to me, Father. Wala, walang tao nga mapakinggan. Parang my parents are busy and then my siblings are also, they have their own life. I have no one. It seems nag-isa lang ako. So, and then I said, why should I live when no one loves me, no one listen to me, no one care about me? So my dear brothers and sisters, that's why sometimes small acts, yung mga maliit na bagay, no, mali acts of charity, can save lives. No, be kind to others. We don't know what's going on other people. Sometimes they look rough outside. Pero hindi natin alam. Siguro they are going through a lot of crisis, struggling. Sometimes our small smile, wish them a good morning, a smile, or just ask kumusta ka. Or if you know people, visit them. Tell them, I am with you. I pray for you. Itong mga maliit na bagay, my dear brothers and sisters, can change. As I said, it will not solve. Will not solve the problems. But at least it will change and it will their lives. It can help them to face what that the struggle that they're going through. So my dear brothers and sisters, ito ang mission natin, no? Na to be messengers of God. Sana tayo maging misyonero ng awa at habag.
ng pag-asa. So may God bless us and may He always strengthen us. May He heal our wounds and may we become His instruments of mercy and compassion and love. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya akong sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pananalig tayong dumulog sa trono ng banal awa at lahat ang ating mga kahilingan sa Panginoon sa matibay na pag-asang diringin niya tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan na patuloy na nagsasagawa ng mapagpagaling na misyon ni Kristo, naway tupdin niya ito ng may buong katapatan at kabukasang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng katulong sa pangangaral ng mabuting balita, naway matamo nila ang bunga ng kanilang paglilingkod sa buhay ng kanilang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, nurse at lahat ng nagtataguyod sa kalusugan, naway makita nila si Jesus sa kanilang mga pasyente at gamutin nila ang mga ito ng buong ingat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at matatanda, naway matagpuan nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kasama sa pamayanan ang pagkalinga upang mapasa nila ang kani-kanilang krus ng marangal at may pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kasapi sa ating pamayanan, naway matuto tayo kay Jesus kung paanong maging mahinahon sa lahat at puno ng sigla para sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway puspusin tayo ng Espiritu Santo ng paggalang sa kabanalan ng buhay ng tao upang makatulong tayo sa lahat ng nagsisikap na ipagtaguyod ang kahalagahan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming tumulad kay Jesus, ang tao para sa iba, na buong habag na nakikitungo sa mga nagtitiis ng anumang pagdurusa. Matuto nawa kami sa Kanyang maging malapit sa mga sabing palad at para sa kanila'y maging mga sangkapan ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtagdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawanggis at magpakakatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananugutan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanan kapanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng Jose, ang esposo niya. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay
kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for a while for some announcements. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagkapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa darating na linggo, February 11, ating ipagdiriwang ang kapistahan ng Our Lady of Lourdes. Narito po ang mga kaganapan patungkol dito. Simula February 8 to 10, magkakaroon po tayo ng Triduum Prayer Novena na nakapapaloob sa 6 a.m. Mass. Ito po ay para sa mga intensyon ng mga may sakit. Sa araw naman ng kapistahan, magkakaroon po tayo ng Anointing of the Sick pagkatapos ng final blessing sa lahat ng Misa. Ikalawa, bilang paghahanda sa Kwaresma sa darating na Sabado, February 10, ating gaganapin ang Burning of Palms sa alas 5:30 ng hapon at susundan ng Banal na Misa. Lahat po ay inaanyahang dumalo. Ikatlo, sa February 14, Ash Wednesday, ang simula ng Kwaresma. Ang schedule po ay, ng ating Misa ay sa ganap na alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi. Ika-apat, sa February 16, Biyernes, magsisimula na po ang Way of the Cross sa ating parokya na gaganapin tuwing alas 4:30 ng hapon or 4:30 p.m. sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma. Magkakaroon din po ng Way of the Cross sa iba't ibang area ng ating parokya. Mangyari lang po makipag-ungnayan sa inyong BEC Area Coordinator para sa detalye. At panghuli, inaanyahan po lahat na mag-alay na ilang sandali at panalangin para sa mga relic ng San Juan Maria Vianney at Santa Clara pagkatapos ng Misa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magsiyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng Panginoon ng kalusugan upang makatulong kayo para sa kapakanan ng inyong mag-anak at iba pang kasama sa pamayanan. Amen. Pagkalooban niya nawa kayo ng pusong mahabagin sa lahat ng nagdurusa, nang kayo'y maging para sa kanila isang tanda at kasangkapan ng kanyang nakagagaling na pagmamahal. Amen. Pagkalooban niya nawa kayo ng pag-unawa sa kabanalan ng buhay, lalo na ng buhay pantao. Tulungan niya nawa kayong magtanggol at mag-alaga rito para sa kabutihan ng sangkatauhan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.